Yes, magandang araw mga paps. Ako po ulit si Electro Gadgets. Ngayon po ay magbabaklas po tayo ng battery. Ito po yung motorcycle battery. So, nagpalit na po ako ng bagong battery doon sa aking motorsiklo. Gawa ng hindi na po kayang i-start yung aking push start. Kaya ito'y pinalitan ko na. So, i-check muna natin kung ilang voltage nito. Gagamit po tayo ng multi-tester. So, set natin sa DC. So, ayan. Set natin sa DC. So, itutusok natin yung kanyang probe test dito sa positive at negative. Positive at negative pole ng kanyang battery. So, ito yung negative. Tusok natin dito. So, ito naman yung positive. Tusok naman natin sa kabila. So, ayan po, may lumabas na voltage. So, ang voltage niya po ay is 10 volts na lang po siya. So, kahit ilang beses ko po itong i-charge, ganyan pa rin po ang lumalabas, 10 volts pa rin po. Ayaw niya pong umangat sa 12 volts. Kaya, yon, naisipan ko na rin magpalit ng battery dahil alam ko isira na po itong battery na to. Lagpas na po siya ng 2 years old. So, sulit na po sa paggamit ng battery na to. So yan, start na natin itong baklasin. Gamit na po tayo ng radio. So, yan po ang kanyang laman. Tanggalin natin yung mga LED na ito. Thank you.
Tanggalin natin yung pinakadugtungan nito, yung mga terminal niya. Ito, tatanggalin ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Para mailabas natin itong kanyang ano, mga pad. Gamit tayo ng longis para mahugot natin yung kanyang pad. So, yan po. Siya. Yung dalawa. Apat na sila. Lima. Anim. Subukan natin i-test to mga ano, itong anim na to. Test natin isa-isa kung may voltage. Gamitin ulit natin yung multi-tester. Check natin kung ilang voltage about ka. So ito muna nasa punahan. Tignan natin kung ilang voltage na ito. Zero na. Four point zero din. Yung isa. Napakababa na ng kanyang ano. 0.4. Ito, 0.4 din. Uy! Walang matis. Ayun, 0.4, 0.5. 0.5. So, wala, sira yan na ito. Din. 0.4.
1.4. Ito umabot ng 1.7 volt. So isa lang umabot ng 1.7. So 1.5 volts. So, wala. Ah, why? Why? 1.6. So 1.6. So ayun na po yung mga laman ng ano natin, ang lead acid battery na ano para sa motorcycle. Ito po yung mga pad niya. So yun, bukumbaklasin natin yung isa kung ano yung mga laman na ito. So siraan na talaga siya, puro crack na oh. Yung puro crack na. Crack na yung mga ano, crack na yung mga ano niya, yung mga pad niya. So siraan na talaga to. Yan, makikita niyo siraan na yung pad niya. Halos lahat. Puro crack na. Ganun din. Oh. Lahat. Subukan natin magbukulat magbukulat ng isa. Tingnan natin kung anong laman na ito. So, bawat isang ano, pad merong ito, parang ito tingate lead kasi ito, hindi ko alam kung ano to, parang palaman niya. So, meron pa siyang second layer. Yung second layer, ito copper. So meron siyang parang copper. So sumunod, lead ulit. Lead. So sunod, copper na naman yata to. Copper. So copper. Copper. To lead ulit. Lead. Sunod. Copper ulit. Copper. Copper. Tapos lead ulit. Bali. Ang kanyang copper is 1, 2. Ay, ang kanyang lead is 1, 2. 3, 4. Tapos ang kanyang copper, tatlong copper. To copper, tatlo, apat na lead. So yan, so ganun din siguro dito. Yan o,
Bali magkahiwalay lang yung copper tsaka lead. Dito yung nakakonek yung copper. Yan. So, makikita nyo. Yung copper nya dito nakakonek sa kabila. Tapos yung lead naman. Ah, hindi. Yung lead pala dito pala nakakonek. Yung lead. Dito pala yung copper. Tingnan yung mapapansin nyo. Ayan o. So, tinanggal ko rito yung lead nya. So dito naman sa kabila yung copper, ayan yung copper. Dito naman nakakonekta, ayan. Oh. So sira na to. Ayan o. Oh. Hmm. So yun lang mga paps. So alam nyo na kung ano yung mga laman nitong lead acid battery. So maraming salamat sa panonood.